Mga kapatid, ang banal na misa o sakramento ng Eukaristiya, ang pagtatagpo ng langit at lupa, ng simbahan sa lupa at ng kalipunan ng mga banal at mga anghel sa kalangitan. Unawain natin ang iba't ibang bahagi ng misa upang lalo natin itong mapahalagahan at sa gayon ay maging marubdob ang ating pagsunod sa misa habang tayo ay nagdiriwang nito. Ang pagkukumunyon o pakikinabang. Mula pa sa sinaunang panahon, ang formula na gamit sa kumunyon o sa pagtanggap ng katawan ni Kristo ay ang katawan ni Kristo, sabi ng pari. At tugon naman ng mga tao, Amen. Itong Amen ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Ayon kay San Agustin, ang ating tinatanggap na katawan ni Kristo ay ang mismong tunay na kahulugan ng ating buhay. Tayo din ay katawan ni Kristo. Tinatanggap din natin ang katotohanan na tayo ay katawan din ng Panginoon. Kaya yung tugon na Amen tuwing tayo ay magkukumunyon ay tanda ng ating pagsang-ayon na habang tinatanggap natin ang katawan ni Kristo sa anyo ng tinapay, tayo naman sa ating buhay ay nagiging tunay na bahagi ng katawan ni Kristo na walang iba kundi ang simbahan. Ang pagtanggap ng komunyon sa bibig ay nagsimula noong 9th century. Bago ito, ang kaugalian ay pagtanggap ng komunyon sa kamay. Makikita natin ito sa aral ni San Cirilo ng Jerusalem noong year 387. Ayon sa kanya, ang kaliwang kamay ay nasa ilalim ng kanang kamay na siyang magiging trono ng katawan ni Kristo habang tinatanggap natin ang komunyon. Ang pagluhod naman habang nagkukumunyon ay nagsimula noong 11th siglo hanggang sa 16th na siglo. Ang pagtanggap naman ng dugo ni Kristo mula sa kalis ay naging kaugalian mula noong 12th century o 12th siglo. Kung tutuusin, mas nagiging kompleto ang tanda ng sakramento kung pareho nating tatanggapin ang katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo. Bagamat ang pagtanggap ng katawan ni Kristo lamang o ng dugo ni Kristo lamang ay sapat na upang tanggapin ang kabuuan ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Iba't iba ang dahilan kung kaya ang mga tao ay hindi lahat sumasang-ayon sa pag-inom mula sa iisang kalis. Maaaring dahil sa kalusugan o psychological. Sa ibang tradisyon, gumagamit ng straw, nagsimula noong 8th century. O kaya ay isinasawsaw lamang ang tinapay sa alak, nagsimula naman noong 7th century. Kaya kagalang-galang at sinauna ang kilos na mga ito. Subalit kung tutuusin, simple lamang ang mga salita ng Panginoon. Basta ang sabi niya, tanggapin ninyo at kanin, tanggapin ninyo at inumin. Anuman ang paraan ng pagtanggap natin ng komunyon, dapat nating tandaan na magpakita ng paggalang at malalim na debosyon dahil ang tinatanggap natin ay ang tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo.